Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Ngayong gabi, ito po ang gusto kong italakay sa ating mga mamamayang Pilipino. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalilimutan na mag-like and subscribe dito sa aking YouTube channel. At hindi naman po kalabisan sa inyo, ay i-follow niyo po ako sa aking Facebook page. At mag-subscribe na rin po kayo, mga kababayan. Iniimbitahan ko rin po kayo na mag-follow o masumuporta sa aking community dito sa YouTube channel. Huwag niyong kalimutan na i-hit. Makikita niyo po yung plus sign and then pwede po kayo magpa-member doon para magamit niyo po yung mga bagong perks ng ating sticker. Alright, umpisahan na natin to. Isa sa mga sakit ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ay walang tigil na pagkundina sa kanya ng mga komunistang nagtatago sa likod ng mga aktivistang pamamaraan, mga kapatid. Isa na dito ang pag-usapan natin ay ang problema ng ating gobyerno sa insurgency. Ano po ba ang insurgency at ano po ba ang pagkakaiba nila dito sa mga komunistang ito, mga kababayan ko? At higit sa lahat, mga kapatid, meron pa pong problema ang ating gobyerno, ang pagkakalat ng mga maling impormasyon at pagsasaksak sa isip ng mga kababayan natin ang nagiging sanhi ng problema sa ating gobyerno. Isa na dito, mga kababayan ko, ang mga reklamador na mga mangingisda. Reklamador sa mga ginagawa ng gobyerno. Wala nang tama sa kanila. Laging perfect ang gawa. At ang masakit dito, mga kababayan ko, nagpamakaawa sa loob ng mainstream media. Eto po, mga kababayan ko, ang mga nagagaling-galingan, nagtitimang-timangan na mga wala naman talagang bulag sa katotohanan sa nangyayari sa bansa. Palakpakan po natin, mga kababayan ko, ang Ampalaya Party List. Ayan, ha? Ayan, Ampalaya. Bukod sa Ampalaya sila, mga bitter talaga. Eto na naman, pagkatapos kundinahin, pagkatapos nilang kundinahin yung nangyayaring Cavite, Bataan, Enterlink at yung mga ginagawa po na malaking changes sa Manila Bay, eto na naman po si Ampalaya, mga kababayan ko. Biruin mo to, itong mga Ampalaya, sa sektor ng Ampalaya po ba talaga? Ay, mali pala, Pamamalakaya, sorry naman. Ayan, ha? Nako, sorry, mga kapatid. Sabi dito, mga kababayan ko, pilit na naman nilang kinukundi na itong ating gobyerno sa paglalagay ng EDCA sa bansa natin. Talakayin natin yan para mas maayos, mga kapatid. Eto, sabi dito, mga kapatid, hindi kami nagkamali ng pagtutol sa presensya ng mga sundalong Amerikano mula nung umpisa. Ayan, ha? Sino ba nagpalayas ng mga pwersa ng Amerikano noon pa, di ba? Makapagsalita ka naman siya. Ayan, ha? Malinaw na walang pinagkaiba ang banta ng China at US sa mga Pilipinong mangingisdang pambansang soberenya. Ayan, ha? Talaga ba, kuya? Sigurado ka ba? Ronel Arambulo. Ayan, ha? Pamamalakaya, national spokesperson. Paano nyo masasabi na hindi kayo isa kayo sa mga nagpatalsik sa kanila, ha? Way back nung sino ba yung legendary 12 senators, kung di ako nagkakamali? O nang una sa lahat, huwag niyong sabihin sa mainstream media at sa social media na kayo ay isa kayo sa nagpaalis. Wala kayong papel dun. Ingay lang ang meron kayo. Di ba? Sa presensya ng mga Amerikano. Bakit? Tatanungin ko nga itong mga to, unang-una sa lahat, may magagawa ba kayong mga Ampalaya kapag nagkataon naggirahan na damay ang Pilipinas at hidwaan ng Taiwan at China? May magagawa ba yung mga placards nyo? Shoutout kay Ma'am Pia de Ghost Goodspell. Gospel, maraming salamat po from RTB family. May magagawa ba yung mga placards ninyo? How could you imagine, may magagawa ba yung mga bangka ninyo kapag pag sinalakay tayo dito at kinubkub tayo ng ibang bansa, ng China? Sige nga, tatanungin ko kayo, kung sakaling magkaroon ng problemang gera ang Pilipinas at tayo'y sakupin man ng China, sinasabi ko, ha,
Yung mga pinagpipitagan na pinaglalaban yung placard, kaya nyo bang ibala doon? Kaya nyo bang baka hindi nyo nga maihampas yan sa mga Chinese forces. Baka hindi nyo maihampas sa kanila yan. Yung mga placard ninyo, may magagawa ba kayo? At kung kundinahin nyo ang Estados Unidos sa pagpasok sa Pilipinas, ay ganyan-ganyan na lang. Ako kasi mga kababayan ko, i-bash nyo na ako kung kung mali ang pagkakaintindi ko at ang mali yung pananaw ko. Pero pangninindigan ko yung pananaw ko. Isa lang naman ang para sa akin eh, mga kababayan ko eh. Bakit ang US nandi dito eh? Alam nyo kung bakit? Alam nyo, hirap na si Pangulong Bongbong Marcos sa kakaisip nito. Kailangan niyang maglaro sa dalawang bansa. Kaya ka? Bakit? Utahin ko na, kaya nyo bang salagin? Kung kaya nyo salagin, sige, maging independent tayo. Putsang, kayo na humarap sa mga kalaban ng bansa natin. Kayo na maglakbay. Diba? Kayo na humawak ng baril doon. Walang magagawa yung microphone ninyo kasi sigaw ninyo. Hindi matatakot ang Chinese sa sigaw-sigaw ninyo. Diba? Never na matatakot ang mga Chinese sa inyo. Sasabihin nyo, sasabihin nyo sa mga Pilipino, ang soberenya ng bansa natin ay kawawa ganito sa pamamalakaya dahil yung mga manging isda natin inaabuso, kinakawawa. Ano daw? Inaabuso, kinakawawa daw yung mga manging isda natin. Ano sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Ano sabi ng presidente natin? Gusto nyong malaman ano sinasabi ng presidente natin sa patungkol dyan? Anong solusyon ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang ginawa niya? Baka kayo nga eh, lak ng teteng, nagkaroon ng oil spill sa Mindoro. Etong mga to, wala, hindi ko nakita. Kung talagang nasa sektor kayo ng mga manging isda, bakit yung mga manging isda doon di nyo mapagbigyan, di nyo matulungan? Bakit yung mga manging isda doon sa... Bakit yung mga manging isda doon sa Mindoro? Bakit hindi nyo matulungan? Bakit hindi nyo mabigyan ng assistance? Bakit hindi nyo mabigyan? Inaantay nyo pa ba si gumalaw si Pangulong Bongbong Marcos? Sasaka nyo pupunayin? Ganun ba gagawin ninyo? Bakit? The last time si Pangulong Bongbong Marcos nandoon. Nagbibigay ng tulong. Samantalang itong mga nagpapakilala na ano, nagpapakilala sa social media, nagpapakilala sa mainstream media, na sektor daw ng mga fishermen, ng mga manging isda, ay ang kanilang pinoprotektahan. Bakit hindi kayo makatulong doon, di ba? Nasaan kayo? Tapos ngayon, ang lakas ng loob ninyo, kundinahin. Kundinahin ng gobyerno natin dahil sa pagpapapasok ng US government forces. Mga kababayan ko, ang lalakas ng loob ng mga to, mag-rally, magsisisigaw sa kalsada, palayasin ng US sa Pilipinas. Kutya, hindi nyo mapoprotektahan ng Pilipinas. Kahit NPA, hindi nyo magagawang protektahan ng Pilipinas. Baka mamaya, bigyan lang kayo ng $100 million, benta nyo pa ang Pilipinas eh. Diba? Ganyan ang mindset nila. Diba mga kababayan ko? Ganyan ang mindset nila. Yan ang sinasabi nila. Yan ang pinopromote nila. Yan ang pinapakita nila sa sambayan ng Pilipino. Ang maging mangmang kayo. Mahirap magsalita ng katotohanan kapag totoo ang mga sinasabi namin. Wake up! Kung napapanood bang kami ng mga manging isda na inyong sinasabi pinoprotektahan, nasan kayo? Diba? Nasan kayo? At anong karapatan ninyong pangunahan ang desisyon ng ating gobyerno? Kapag sinabing gobyerno, tayo yon. Sinabi ko yan, tayo yon. Pero ang majority ng Pilipino, sila lang ba ang Pilipino sa bansa natin? Hindi. Dapat meron kayong dapat sabihin. Ito na lang. Example ko to. Nasaan itong mga pamamalakaya na to? Itong mga malalakas mag-rally. Ha? Malalakas mag-rally. Ayan, o. Ayan, mga kababayan, o. Diba? Nasaan itong mga to? Itong mga malalakas mag-rally? Kapag merong problema. Tanungin ko kayo, ha? Ako, pakikinggan ko sila.
kapag meron silang nagagawa sa bayan natin. Pero kung wala silang nagagawa sa bayan natin, wala silang kwenta para sa akin. Malakas lang tong sumigaw, pero wala tong laman pag umaapaw. Malakas lang tong gumawa ng eksena sa kalye, malakas lang tong mag-iingay, mangutya sa gobyerno, pero wala naman talagang nagagawa. Like I said, pinapalayas nilang US forces sa Pilipinas, tinututulan daw nila. Pero ang totoo, way back the past, andyan si ERAP, andyan si Enrile, andyan sila Pimentel. Yung 12 senators na gumawa ng history na yan ang nagpalayas ng mga Amerikano sa Pilipinas noon. Hindi po yung mga hinayupak na to. Wala pong ganun. Kasi kung kayo lang ang magpapalaya, sasabihin nyo, i-claim nyo, isa kayo. Eto, i-claim nyo na sa pagtutol ninyo, umalis ang Hindi, no. Hindi kayo napakinggan ng gobyerno noon. Kumbaga, ang mga senador noon ang gumawa ng paraan upang dahil alam nila na hindi patas ang treatment ng US forces sa atin noon at dapat baguhin yung konstitusyon na yon. Sisi nyo yan kay Cory, wag kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sabi nga ni Tita Judy, malakas lang yan sa rally dahil yan yung mga kabuhayan nila. Correct! Mang educate. Manupil ng kaisipan ng mga tao. Tignan nyo mga kababayan, ganyan sila. Oh, yung mga tropa pa ni Al, tignan nyo. Al, mga tropa mo ba to? Nakita ko kasi nagtataas ng kaliwang kamay pare. Pasensya ka na. Ganyan sila mga kababayan ko na umatake sa ating gobyerno. Brainwash, lahat, lahat. Pero nakakatawa dito mga kababayan ko. Sa tingin nyo ba yung mga bangka ba na yan? Kaya bang tapatan kung ang US? Kung sila lang ang haharap sa problema sa China? Sa tingin nyo kaya ba nilang tapatan? Tanungin ko po kayo mga kababayan ko. Kaya ba nilang tapatan yan? Kasi kung kaya nilang tapatan yan, mga kababayan ko, sige, sasamahan ko kayo. Kasi kung sasabihin nyo dito, kung sasabihin nyo sa akin dito, sinasabi nyo dito na dapat paalisin ng US forces, nagkakamali po kayo, mga kababayan ko. Di ba? Nagkakamali po kayo ng inyong sinasabi. Hindi nakaka-apekto yan sa pambansang soberenya ng pangisda ng Pilipinas. Ang nakaka-apekto po dito ay, di naman nakaka-apekto totally. Ang nakakadismaya dito, yung ginagawa nyo pong pang-aalipusta sa mga Pilipino. Example ko na lang po sa inyo, sana ganito na lang po yung ginagawa ninyo. Matutuwa pa po kami. Sana po ganito na lang po yung ginagawa ninyo sa mga kababayan natin. Sana po ganito na lang yung binibigay yung tulong sa mga kababayan natin. Sana po ganito yung ginagawa ninyo yung pagtatrabaho. Papalakpakan ko pa po kayo kung kaya nyo pong gawin yung ginagawa ni Pangulo. Matutuwa pa po sana ako. Pamamalakaya. To be honest, pamamalakaya, pasensya na kayo ha. Pinupuna ko kayo dito, tinutuya ko kayo. Kinukundin ako kayo, pamamalakaya, sa ginagawa ninyong paghahamak sa gobyerno. Sana po ganito yung ginagawa ninyo, pamamalakaya. Tignan nyo. Naturingan kayong sektor ng mga mangingisda, pinoprotektaan, pero hindi nyo magawa yung simpleng ginagawa ng Pangulo. Tignan nyo to, mga kababayan ko. Ano yung pinamigay ni Pangulo dito? Natatanaw ninyo? Ha? Natatanaw ba ninyo? Ayan ang pinamimigay ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga mangingisda. Saan? Sa mga naapektuhan ng oil spill. Partida. Yan gobyerno pa lang ang nagpapamigay. Daang-daang pamilya ang nabigyan ng mga bagong bangka. Nakikita nyo ba yan mga kababayan ko? Nakikita nyo ba yan? Bagong fiberglass na bangka. Bagong motor na pambangka. Mga kababayan, ganyan ang Pangulo magbigay. Kita nyo nga mga kababayan ko. Nakakatuwang makita na si Pangulong Bongbong Marcos naiintindihan niya pa yung mga mangingisda at kailangan nila sa pangkabuhayan.
Pero tanongin ko mga kababayan, pero tanongin mo tong mga to, mga kababayan ko, ito pa. Pero tanongin mo to. Tanongin mo sila. Tanongin mo nga to mga to. Ano isasagot sa iyo niyan? Oh. 'Di ba? Rally. Walang katapusan na rally. Walang katapusan na ano? Walang patapusan na pakikibaka kuno ang ipapakita nila sa inyo. Yan ang sagot nila sa magandang ginagawa ng gobyerno. Sa magandang ginagawa ng gobyerno, ito ang sagot ng mga tao na yan. Ang ano, mga kababayan ko, ang manira, sabihin na walang ginagawa at ano, mambrainwash ng mga kababayan natin. Tapos sasabihin nyo, dapat nang paalisin ng US? Eh samantalang yan nga lang, wala na kayong magawa sa pagtulong na lang eh. Kung tutusin, wala kayong magagawa. Kung tutulong lang din kayo, wala rin kayong magagawa. Ang alam nyo lang dyan, gawing kabuhayan ng rally. Gawing pagkakaperahan. I-mindset yung mga kababayan. Para saan sa ganon? Pag malaki ang tama ng mga tao, pag maraming sumama sa rally, malaki ang kita. Organizer. Kadre, kagaya ng ginagawa noon ni Al, di ba? Ganyang kalakas mga kababayan. Kaya lakas ng loob ng mga magmalaki, bayad sa kanila. Yun na nga ang problema eh. Sino ang financer nito? Sino sa nanggagaling ito? At paano nagkakaroon ito ng mga gamit mga kababayan? May pumupondo. Ayoko na lang magsalita pero someday malalaman nyo rin yan dito sa channel ko. Ayoko lang mambakbak ngayon ng mga tao eh. Pero para sa akin, hindi ko rin gustong talakayin pa yon. But for me, para sa akin mga kababayan ko, yung nakikita nyo na yan ay isa na po sa mga ginagawa ng mga tao na yan upang ang ating gobyerno ay pabagsakin, hindi ayusin ang ating sistema, magkagulo-gulo tayo, magkaroon ng pagkakabahabahagi lalo na sa mga maliliit nating kababayan na nasa urban sector ng ating bansa kagaya ng pamumuhay na pangingista. Mga kababayan ko, yung nakikita nyo isang example ng magandang ginagawa ng ating gobyerno para sa ating bansa, ngayon din ang ating gobyerno na tumutulong sa ating mga kababayan. At isa pa dito, sa isa po sa mga gusto kong idaing sa inyo, kung sakaling walang US forces sa Pilipinas at nagkaroon ng problema ang Taiwan at China, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, yung isang eksperto na nagsabi na kapag ang China ay kumilos at gustong sakupin ng Taiwan, mga kababayan ko, kukunin nila sa atin ang Batanes. Kukunin nila sa atin ang ating pag-aari. Gagawin nila yan. Bakit? Strategic point. Ano? Akala nyo, manun lang yun? Ganun kadali lang yun? Ganun kadali sa China pumasok sa atin at bastusin ang soberenya ng Pilipinas? Doon dapat magalit ang mga mangingisda na yan? Isipin nyo kung mayroong US forces dito, sa tingin nyo gagawin ba ng China umatake sa Taiwan? Double jeopardy na lang to. Hindi natin kinakatigan ng problema ng Taiwan. But, mga kababayan ko, dahil tayo ang pinakamalapit sa kanila, tayo ang pinakamalapit sa bansa na yan, at higit sa lahat mga kababayan ko, may pinoprotektahan tayo mga Pilipino dyan na manggagawa. Tayo naman, bilang mga Pilipino, bilang isang Pilipino, mas gugustuhin natin na magkaroon dito ng base militar kaysa naman ano, gawin tayong mga punching bag na mga bansa na naguumpugan sa mga darating na panahon. Hindi masama ang ginagawa ng US. Hindi para sa akin masama. Dahil para sa akin sa pag-iisip ko at na based dun sa eksperto na nakausap nun sa TV5 na in-interview, mga kababayan ko, iisa kami nung naiisip. US nandito yan, hindi para sa pangsarili nila. Nandito yan para ano, mga kababayan ko, dumepensa sa kanilang kaalyado at kaalyado rin nating mga bansa, mga kababayan. Tandaan ninyo, hindi pa kaya ng sandatahan lakas natin na sumalubong sa naglalaki ang bansa na yan. Kailangan pa natin si Uncle Sam at si Uncle Joe para ano, tindigan pa tayo dito sa Pilipinas. Pero kung sakaling hindi nyo tinanggal si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, edi sana napakalakas ng bansa natin. Isa tayo noon, tatandaan ninyo sa may pinakamalakas
na armed forces sa bansa sa Asia at nawala lang yung lakas ng ating sandatahan nung napalitan ang administrasyon dahil sa ginawang konstitusyon na baluktot na until now hindi mapakinabangan ng nakakarami. Ganun lang kadali yun.